Hello mga ka-J lovers, gagawin natin ngayon ay kung paano i-set up tong ano, simpleng tips lang paano i-set up ang universal board. So ilalagay ko siya dito sa Sharp na CRT TV. So ito yung universal board natin, ring ko yung brand ko. Yan, ring ko yung brand. Bali 14 to 21 inches compatible. So made in China. So bagay ito sa mga China board din, kasi hindi ka na mag-modify ng casing nya o housing. So tingnan natin yung loob. So meron siyang manual. So meron din siyang remote. So yan, ang kinagandahan ng manual niya, meron siyang diagram na pwede nating pag-aralan o pag-troubleshootan kung may hindi tayo naiintindihan. Yung ito yung remote niya. So, kompleto na siya. May CRT socket na, mga wire na connection natin. So, sasalpak na lang tapos magmo-modify tayo. So ito yung wire na papuntang yoke yun. May RCA jack na rin. So kinabit ko na yung ano, yung CRT board sa tube natin. So nilagay ko na rin yung ground niya. Huwag natin tong kalimutin yung maglagay ng ground. So importante 'yan. Ito na yung sa yoke natin, papunta diyan. So yung kulay red dito tayo, yung sa horizontal yoke. May pilian 'yan diyan. Tamang sizes ng screen pagbukas. Bali sa 21 inches, dito ko yan nilalagay sa dulo, mga ka-J lovers. So ito, guide lang to kung paano ikabit natin. Ito yung sa horizontal din. Yan, yung kulay blue. Yan, sa blue rin yan doon. Tapos itong black and white, dun yan sa vertical yoke natin. So pwedeng pagpalitin yan, kasi pag baliktad yung kamit mo nyan, yung display nyan baliktad din. So i-reverse mo lang siya. Huwag lang itong sa horizontal, huwag natin ipagpalit. Saka huwag natin yung sa horizontal, ilagay natin sa vertical, masusunog yan. So naikabit na natin yan, mga ka-J lovers. Mamaya pala ituturo ko sa inyo yung pag-service board nito. Tapos kung hindi natin makuha sa service mode yung tamang screen na gusto natin, may trick o tip akong ibibigay sa inyo kung paano i-adjust. So abang-abang lang. Next natin, ikakabit natin yung switch. Tuturo ko sa inyo yung switch. Tapos itong sa degussing coil natin, ikakabit natin yan dyan. So hindi to troubleshooting, tips lang to, mga ka-J lovers. Hindi tayo magto-troubleshoot, tips lang to. So yung sa speaker, kinabit ko na, na-resolder na natin. Next natin ikakabit yung switch, tuturo ko sa inyo. Bali nilagyan ko siya ng parang bakal o alambre na nilagay, holder niya para hindi gumalaw. So kita nyo naman na si-switch siya na hindi gumagalaw. Tapos nilagyan ko siya ng hot glue para sakto lang talaga na hindi gumalaw yung switch natin. Next natin ay ilalagay ko yung ano natin, yung sensor saka yung degussing coil natin. Ito yung sensor niya. Tapos yung function switch.
binabali ko lang yan. So sakto lang yan sa lagayan dyan, no, sa sharp. Sakto lang yan dyan sa sharp natin. So bagong-bagong to mga ka-J-Lovers, universal board, TV board. Yan, baliin lang natin to. Tapos doon natin yan ilalagay, oh. Tinuturnilyo ko lang yan dyan para makita natin yung indicator light doon sa ano niya, sa unahan. Tapos yung sensor para pag remote natin gumana rin. Bale, in-skip na natin siya. Nakikabit ko na siya. Yan, itornilyo ko na yung sensor niya. Tapos ito, nilagay ko na yung ano natin, degaussing coil natin. So ginamit ko yung wire na dati dyan sa nakalagay sa yoke para mas matatag. High voltage kasi yan mga ka-J-Lovers. Mahaba kailangan ko kasi yung dati niyang wire maiksi lang, hindi aabot. Kaya dinugtungan ko siya ng wire. Guide lang itong ginagawa natin mga ka-J-Lovers or tips. So yung function switch dito ko na nilagay. Unahan. So yan, power on natin. Next natin ay yung ituturo ko sa inyo. So naggumagana naman yung function switch. Bali, nakikita nyo mga ka-J-Lovers, hindi buo yung screen natin. Hindi ito sa gilid, yan, hindi buo. Tapos dito, hindi buo. Yan. Tapos yung ibaba hindi natin buo. So paano ba natin to isi-service mode? So may manual naman to. Dito sa ring ko, ang ginagawa natin dito pag service mode natin ay pinipindot natin yung parang butas, sinusundot natin yan dyan. So pasensya na kayo, 100 lang tayo. So walang katulong. Yan, sinusundot lang natin hanggang lumabas yung information sa screen. Pag ganyan lumabas, yan. Yan, pag ganyan lumabas, naka-ready to service mode na natin. So pindot lang tayo dun sa display niya, yung yan. Yan, display. Pindutin lang natin yung display. Tapos lalabas na diyan yung number 1 setting. Or pwede rin diretso ka na pindot ng number 1 setting. Pag nakita mo na yung ganyan, pwede mo na siyang i-adjust yan, yung vertical sizes natin. Yan o. Pag nakita mo na yan, yan may NTB lean, NTB post, NTB size. Dahil yung logo ng channel natin nasa itaas masyado, kailangan natin ibaba to. So adjust lang tayo nito para masakto natin yung tamang screen setting natin. Ibaba natin yung logo. So adjust tayo dito sa NTB size. Tapos dito sa gilid. So itong gilid, ito ang napakahirap i-adjust. So ituturo ko sa inyo kung paano ang tips ng pag-adjust niyan pag palaki. So adjustin muna natin yung sizes sa taas at baba. Kasi yung information niya, yan, yung logo ng TV station nasa itaas. So binababa natin yan, ina-adjust ko yung NTB size. So yan, binababa ko siya. Okay na siya, nakababa na. Hanggang sa makuha natin yung tamang settings. Yan, pag nakuha na natin yung tamang settings, okay na yan. Tapos ito yung adjustment na sa gilid. Ang problema na lang natin yung sa gilid yan, no? Masakit ng ay mahirap nang ihahabol natin.
Mamaya ituturo ko sa iyo yung trick niyan kung paano ihabol natin yung screen palakihin diyan sa gilid. So pagbalik natin, pagtapos na tayo sa service mode, pindutin lang natin ulit yung display. So ganyan na yan, masisave na yung settings natin. Okay na yan. So next natin, para ma-adjust yung gilid, ito. Yung parang kulay orange na yan. Yung adjust natin, yung parang trimmer na yan. Diyan tayo mag-a-adjust. Para makuha natin yung tamang screen na display na gusto natin. Tingnan nyo, may kikita nyo, may kulay itim sa gilid. Hindi natin nahahabol kasi yan sa service mode. Yan, kita nyo sa gilid. Yan, kita nyo, hindi siya buo. Hindi mo kasi yan mahabol na sa service mode. Hindi natin ma-adjust yan. So, dito tayo mag-a-adjust. Lagyan ko muna ng screw driver. So, adjustin natin. Pihitin lang natin unti-unti. Yan, naka-ready na. So, tingnan natin yung display. Tingnan nyo maigi ha. O, ina-adjust ko. Yun, kita nyo. O, balikin ko. Tapos, yan, ina-adjust ko. Kita nyo, na-adjust siya. Palaki, yan o, pabuo. Tapos, so, gagawin natin ay hanap tayo ng channel. Kasi may possibility na hindi pa buo yung paka-adjust natin. Hanap lang tayo ng channel. Dito, kita nyo, hindi pa siya buo, mayroon pa siyang konti, kita nyo. So, adjust ulit tayo, pihitin natin ulit. Yan yung tips ko sa inyo, kung paano i-adjust yung pabukas. Yan, adjustin natin. Yan, okay na siya, sakto na. So, naka-pull. So, naka-pull na siya, full screen. Okay na. So, nakita nyo, yung screen natin buo na, wala nang kulay itim sa gilid. Tapos, yung information natin, sakto na sa itaas. So, hindi na natatakpan ng screen yung logo. So, thank you very much sa tip natin, mga ka-G-lovers.